Ang kwento at tapang at pagmamahal sa inang bayan ay naganap sa Sapote Bridge o mas kilala na Battle of Sapote Bridge. Yan ang topic natin sa video na ito. Tara! Bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kaalaman tungkol sa ating pagka-Pilipino, isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa parating pa nating mga uploads. Ang Sapote Bridge ay nag-uugnay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Ang tulay na ito ay piping saksi sa dalawang madugong digmaan. At ang tulay na ito ay saksi din kung paano ipaglaban ng mga Pilipino ang ating inang bayan laban sa mga dayuhang mananakop. Bago tayo mapunta sa main topic natin, magsimula tayo. Kailan ba tayo nasakop ng mga Espanyol? Taong 1571 ang pamunuan ng Pilipinas ng mga Espanyol o kung tawagin ay Spanish rule. Sa tagal ng paghahari ng Espanyol sa ating bansa, ang akala nilang permanente na ay hindi pa pala. Lumating ang taong August 1896 ang mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Andres Bonifacio na hindi na sila susunod sa mga batas ng mga Espanyol. Ayaw na nilang maging alipin sa sariling bayan. At ang Cavite nga ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na nagdeklara na hindi na sila susunod sa nais ng mga Espanyol. Tinangka nilang kuhanin ang Manila sa Espanyol, pero dahil sa kukulangan ng armas at lakas din ang pwersa ng mga Espanyol, ay nabigo sila. Ilang laban pa ang pinamunuan ni Andres Bonifacio, pero ni isa hindi sila pinalad na magwagi. Dahil sa mga pangyayari na yun, marami sa mga kasamahan niya ang nawalan na ng tiwala at kumpiyansa, lalo na ang mga taga Bulacan at Morong Province. Pero ang naging dulot naman noon sa mga Pilipino ay dumami ang nais ng ipaglaban ng bansa. Dumami ang mga revolusyonaryo para labanan ng mga Espanyol. At bago nga dumating ang Battle of Imus, napatay ng mga revolusyonaryo si Spanish General Ernesto de Aguirre sa pupumuno ni Emilio Aguinaldo at Santiago Alvarez. Pagkatapos ng pagkatalo ni Bonifacio sa Battle of San Juan del Monte, pinasa ang pamumuno sa pinsan niyang si Baldomero dahil din sa kagustuhan ng mga magdalo at mga revolusyonaryo. November 9, 1896, naganap ang sabay na digmaan sa lugar ng El Viejo sa Cavite o mas kilala na ngayon bilang Kawit, Cavite at Nobeleta, lugar pa din ng Cavite. At ang battle na ito ay tinawag na Battle of Binakaya, Dalahican. Tumagal ng dalawang araw ang digmaan, umatras sa mga grupo ng mga Espanyol dahil mismong sila ay di na magkasundo-sundo. Parehong nagtagumpay ang mga Pilipino sa dalawang sabay na digmaan na ito. Ito ang kinilalang kauna-unahang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Makalipas ang ilang buwan, February 17, 1897, dahil sa mga nangyari at pagbawi ng mga Pilipino sa mga kanilang bayan, na pag-alaman ni Gobernador General Camilo de Polavieja na sa Cavite ang malaking kuta ng mga revolusyonaryo, kaya nagplano siya na lusubin ang Cavite at muling kunin ang mga bayan dito. Kaya inutos ni General Polavieja kay General Jose de la Chambre na kunin muli ang Cavite at simulan sa silang Cavite. Kaya nagsimulang magmarcha ng mahigit 20,000 ng mga Espanyol papunta sa Cavite. Pero bago sila makapunta sa Cavite, kailangan nilang daanan ang Sapote Bridge. Dahil nalaman ni Emilio Aguinaldo ang balak ng mga Espanyol, inihanda niya ang mga tao niya. Nakaabang na nga sa mga talahiban ng 10,000 ng mga revolusyonaryo. Ang tanging panlaban nila ay sibat, itak at improvise ng mga baril. Inutos din ni Aguinaldo na gumawa ng mga abang patibong sa bandang ilalim ng Sapote Bridge. Nakaabang na lahat. Rinig na ang mga yapak ng mga Espanyol. Pagtapak ng Espanyol sa bridge, sumabog ang mga trap na bomba na ginawa ng mga revolusyonaryo. Simula na ang digmaan at napaatras ng mga Pilipino ang banyagang Espanyol. Pero namatay ang isa sa mga heneral ng revolusyonaryo na si Adalberto Evangelista. 450 ang namatay sa grupo ni Aguinaldo at 900 naman ang sugatan. 441 ang namatay sa grupo ng mga Espanyol. 870 plus naman ang sugatan. 330 na bihag ng mga revolusyonaryo. At 5 buwan pagkatapos ng Battle of Manila noong February 1899, nangyari naman ang Battle of Sapote River noong Hunyo 13, 1899. Sa pangunguna ni General Artemio Ricarte at Mariano Moriel, pinigilan nila ang tuluyang pagsakop ng mga Amerikano sa Cavite.
1,200 ng mga Amerikano laban sa 4,000 to 5,000 ng mga Pilipino. Nang una ay nakakalamang ang mga Pilipino, pero dahil sa advance sa mga armas ng mga Amerikano at meron din silang 7 gunboat, natalo ang pwersa ng mga Pilipino. At tuluyan na nga nasakop ang mga bayan sa Cavite. Ngayon ang Sapote Beach ay kilala na na tourist spot dahil sa lugar na yun, nagbuwis ang mga Pilipino sa kanilang buhay para sa inang bayan. At noong ang September 9, 2013, ang Sapote Bridge ay isa ng National Historical, ayon ito sa National Historical Commission of the Philippines. Sadyang napakalaki ng utang na loob natin sa ating mga ninuno na nagbuwis ng buhay para sa inang bayan. Habang buhay kong ipagpapasalamat ang kanilang kabayanihan. Anong masasabi mo sa topic natin ito, Kabalin? Nabilib ka ba sa pagmamahal at tapang ng mga Pilipino para sa Pilipinas? Comment mo lang sa loobin mo sa comment section sa baba nang mapag-usapan natin. So hanggang dito lamang, Kabalin, maraming salamat at muli mong tinapos ang video natin na ito. Sana huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa kaalaman tungkol sa ating pagka-Pilipino. Salamat muli, Kabalin, stay safe and God bless.